kita mga kagadget. Ito po, ang gagawin natin is yung iCloud Bypass 13.5, yung bagong labas na firmware. I-update po niya gamit yung ating software na KJC Bypass. Ay, mali pala ito. 2.0. Yan ba? Yan po yung ating gagawin ngayon. So, ang gagawin natin, ibabypass natin gamit yung version 2 ng ating software. So, simulan na po natin. Ano? So, ang gagawin lang natin po, unang-una, i-jailbreak po natin siya para ma-detect po yung pinaka database ng phone. Yun po yung kailangan natin. Ang pinang-jailbreak ko po dito is 10.1 version. So, latest pa siya. So, yun po, no? So, simulan na natin uli. Start. Mas mainam ko naka Windows 10 kayo, no? Gagana siya. So, yan. Then, ang gagawin po natin, 13.5 tsaka 13.3 plus. Tapos, sa taas naman, 13.2.3 12.4.4. So, eto, may, ano yan, may instruction akong nilagay dun sa aking notepad. Sundan nyo na lang kung paano. So, try natin, ha. So, eto po ang gagawin natin. Bypass lang po ito. SIM card not working. This is only for bypassing and SIM card not working. So, pag lumabas na po ito, eto, sa unang bukas nyo po, lalabas to. Huwag nyo po itong i-close. Igilid nyo lang siya. Then, pagka-click nyo nito, meron siyang lalabas na panibagong CMD. Then, click nyo lang po yung, type nyo yung Y, then enter. Then, pag nakita nyo po na close to, ibig sabihin, tapos na po yun, okay na po yun. So, connect natin. So, yan po. Nakapasok po tayo sa ating na-bypass na po natin siya. So, eto, may problema pa to. Kasi pag nalobat siya, same pa rin siya ng 4. Magbo-bootloop na lang po siya. Then, jailbreak lang po natin siya para maging okay yung phone. So, sa pagpatay SIM din naman po, meron naman tayong paraan doon. So, ang gagawin natin, punta tayo kay Cydia. On muna natin yung ating Wi-Fi. Natin. So, install natin si Cydia. Nakakonect po yan sa ano, sa iTunes. Sige na po. Yan po. Pwede po kayo magsalin ng music and movies. And then, pwede rin po kayong mag-download ng games ng gusto niyo po. So, ang ating version po is 13.5. So, pag pinunta kasi natin siya sa firmware, ayan, naka-beta pa siya, di ba? Beta, puro beta na yung ginawa ni iPhone.
Kasi hinuhuli niya kung paano niya maaalis yung bypassing siguro. So, after natin na ma-jailbreak, ma-bypass, so, eto naman po yung i-a-add natin sa repo. Etong dalawang to. Ayan. Ignore lang po natin to, no? Then, punta tayo kay source, add. rt3.ch/repo. Ayun, may bad na. Add. Cdia, okay, .com/. So error pa rin. Hanap tayo, save. Ayan po, save shutdown yung may inject sa dulo. Then install. Sunod po ang ilalagay natin. So, yun na nga po, no, ang install natin itong dalawa. After may install, download tayo nung safe shutdown na sulat inject. So, ayan po. Ayan, safe shutdown. So, ang magiging itsura niya is ayan po, inject. Yung may karugtong na inject. Then, punta tayo sa settings. Then, enable natin yung tweaks. Dito, enable. Then, menu. Tap natin to, tsaka itong dalawa. Okay nyo lang yan. Then, close. Then, gagawin po natin, try natin. Then, patay na, hugot natin, then balik natin si, ayan o, buhay na uli. Tapos, patay natin. Natin. Yun po. So, gawin natin. Try natin na mag-install ng games. Baka sakaling sa games, hindi gumana. Login muna.
So, yun, naka-login po tayo. Then, download tayo. Legend, Mobile Legend. Kung papasok siya. Ayun, nagda-download na siya mga ka-gadget to. So, isa na naman pong successful bypass na nagawa natin. iPhone 6S to ang sinample ko. So, try nyo po. Support naman siya mula 5S. Ay mula 6S to X ang support po nung software. Support din po yung 5S, yung 12.4.4 supported pa rin doon, kasama na po sa software yon. So namaya po i-upload ko ang link, nasa baba lang po ng aking video, download nyo na lang po. So mga ka-gadget, kung kayo'y bago sa aking channel at napadaan sa aking video, huwag kalimutan na mag-like, comment, feedback, and subscribe and click notification bell para sa mga bago ko pa ang video tutorial upload. So try natin 'yon. Makakapaglaro. Pwede mo nang magamit ang na-lock sa iCloud mong phone as a iTouch na lang siya. So meron itong totally bypass talaga na magagamit mo na working, pero medyo may kamahalan talaga. So kung gusto nyo ng ganon, PM nyo lang po ako. May discount na po kayo dun sa ibibigay ko. Need ko po, pwede nyo akong puntahan sa aking pwesto para dun sa unlocking ng iCloud online. Or pwede nyo po ako i-PM, doon tayo mag-usap, pag-usapan natin kung paano ang gagawin doon sa unit. Kasi paid unlocking po yun, yung bypass iCloud, untethered po yun. So hanggang dito na lang mga ka-gadget, see you on my next video.